Let's play a game. Total, nagkakasiyahan, nagkakatuwa naman tayo. Tawagin natin itong My Rules Challenge. Ayan. Dito sa My Rules Challenge, may mga kategory lang tayo na kailangan yung i-discuss kung ano nga ba ang rules ninyo for yourself para sa ganoong mga bagay. I will ask you, Don and Madam, to change your background. This is very viral and trending also on TikTok. There you have it. Nandyan ang ano bang rules ni Don Chang sa kanyang mga list nandyan. Unahin natin si Don bilang si Madam ay parang nasa kabao ngayon sa... Ayan, yan, perfect. Yan, yan. Okay na. Let's start. Ganito, pagkatapos ni Don sa friends, si Madam naman. Alternate. Okay, sige. Let's start with Don. My Rules Challenge. Take it away. Ang rules ko sa friends, bawal plastic. Alam mo, mas vulnerable, mas totoo, mas pinapakita mo sa akin yung kahinaan mo. Mas hindi kita i-judge. Mas i-judge kita kung plastic ka. Pero pag nakita ko yung kahinaan mo, mas i-comfort at mas ilalove kita. Love it. Madam, pwede ba tayong umurong ng kaunti? Ayan. 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 All right. Ikaw naman, Madam. Close? As a friends ba? Sa friends, anong rules ni Madam Amy? Nagto ko rin ng plastic. Di ba? Kasi marami kong ano, marami kong kaibigan na ganyan. Ang pagkaharap ka, ang buti-buti mo, pagkatalikod mo, ang dami ng mga sinasabi. Ngayon nga, dami mo. Ngayon nga, tayo nangungutang. Kala, mayaman na ako, magunggong, di ba? Ayun, marami rin. Siyempre, plastic. Ayoko rin din ng ano ba to. Kasi merong ano, mga taong inggit na wala naman dapat ika-inggit. Ayan. Ayoko rin sa kaibigan ko ng ganun. Mm-hmm. Next, clothes. Clothes? Rules ko sa clothes? Wala, sa totoo lang. Wear whatever you want to wear. Although, syempre, kailangan merong kaakibat na respect. So, yung appropriate, for example, si simbahan, kaya hindi ka naman, yung appropriate pa rin sa simbahan. Pag kunyari, meeting, ganun. Pero, ayoko kasi nakahaluan ng discrimination yung pananamit, ayoko ng ganyan. Wala sa physical na kaanyuan. May mga, alam mo, sa totoo lang, may mga kaibigan akong medyo ganun pa din. Eh. So, sorry, wala hindi talaga. Walang problema. Kunyari, may nakita kami ganyan. Sorry, wala talagang problema sa kanya. Eh, hindi mo lang carry. Siguro, hindi mo kayang gawin yon. Ako rin naman, kunyari, si Madam, hindi ako magpapatato ng ganyan. Pero, susupport ko siya kasi yun ang gusto niya. So, ganun. Ganun ako. So, wala. Si Madam, I'm sure sa'yo, Madam, wala kasi parang lahat na ng damit na suot mo na sa pagtitinda. Tingari, wala rin ako ka-arte-arte. Kasi, alam mo ba, ito pa nga kasi, syempre, nung first time pa lang tayo nakilala, lahat talaga sinusuot ko, okay ko lang. Okay ko lang. Tapos ngayon, syempre, naiintindi ako, ay, depende pala sa pupuntahan. Kaya minsan parang nagkakaroon din ng ano na... Minsan natututo ako kasi kumbaga para sa akin, wala rin kasi problema sa akin ng pananamit eh. Pero minsan syempre, kailangan mo rin ibagay yung mga sinusuot mo sa mga pinupuntahan. Oo, tsaka sa mga taong makakaharap mo. Totoo. O, bago naman tayo ngayon, sa sleepover, ikaw naman magsimula, Madam, bago si Don. Sleepover? Kanino? Depende daw kung kanino. Depende. Sino, kunyari si Piola Pascual. Ay, nakapandi mo na si Papa P kahit inuabutan kami ng umaga, pero hindi sleepover, bonding ng buong cast. Oo. Hindi ako mahilig sa sleepover, mahilig ako sleep together. Ay, diba? Diba nga, no? Parang sabik na sabik si Madam sa ka-sleep together, ha? Siyempre. Si Don. Ako, ang rules ko pag nagsisleepover, hindi ako nagsisleepover eh. Mas yung friends ko yung pupunta sa bahay ko. Pag nagsisleepover, alam mo, wala naman akong rules, pero kung pwede akong... Kasi pag pagbisita, kinikater ko talaga. Feeling ko I'm a natural, ano eh, care or nurturer. Yung talagang, sige, kahit anong gusto mo. Pero kung makakapag-request ako, pwede huwag kang magdumi masyado. Or... tumulong ka man lang sa paghugas ng pinggan. Alam mo yan, para hindi ka naman pabigat. Diba? O, diba? So, yun. So, piercings naman, Don.
So, rules ko sa piercings, wala, kahit saan mo gusto, bahala ka sa buhay mo, balat mo naman yan. So, totoo lang, gusto ko magpa-pierce, sobrang dami dito. Kaya lang, nung last time ako nagpa-piercing dito, na pangalawa pa lang na butas, hindi ko kinaya yung sakit. Ang tagal niyang mag-heal for some reason. Ako ah, so parang dalawang buwan na, alam mo yung ano pa din siya, saan ko yung na neto? Oo, ang hassle, pero kung pupwede lang nako, ang dami ko siguro piercing. Madam. Ay, nakita mo naman kahit saan, may butas ako. nagbawas na nga ako eh. Wala akong ano dyan sa piercing. Kumbaga sa akin, kung pwede lang magdagdag pa ako ng butas. Kaso nga lang, syempre nagkakaedad na tayo. So, balang araw tatanggalin ko rin to, di ba? Wala naman. Wala rin. Tattoos. Ako, rules ko sa tattoos, ako pag-isipan mong mabuti. Kasi ang tattoo... Meron akong tattoo. Teka. Can you see? You can't see. Alam ko, nasa na paa mo. Sorry. Nasa ano ko? Hindi nyo makita. Okay. Baka iba yung makita nyo. Ayan, nakikita nyo ba? Ay, sorry. Mali pala. Ito pala. Ayan. Ah, yun. Cross din. Ayan. Actually, ano yan? Wang odd kasi yan. It looks like a cross, pero compass talaga yan. Kasi, nung nagpapa... Yung, ano, tattoo kay Wang odd, pinapili ko siya, ang gusto niya sa akin, protection. Eh, may kaparehas akong artista na ganyan. Sabi ko, ayoko noon, gusto ko yung ano ko lang. So, sabi ko, compass na lang kasi I don't mind being lost so long as makakabalik ako. So, parang ganon. Yun yung story. Ito, pero yung... ito sa akin. Oh my gosh! Microphone! Oo. Yeah. Ay, talaga mahilig si Jayo sa microphone. Nakline din dahil di ba host diba? Ako. Ay, ibang microphone. Ako. Ibang microphone yun, madam. Oo. Ano yun? Wireless. Ay, wireless. Wow! Ito ako may cord kasi ito. Sorry. Hanep. Sanay na sanay sa ano? Sa microphone. Siyempre, host ako, di ba? Maraming, maraming bansa at lugar ang pinagdala sa akin ng microphone. Paano humawak ng microphone, Jai? Tamang paghawak. Ay! Okay. Madam, walang microphone sa rules. Tattoo pinag-uusapan. Sa tattoo, ayan, obviously naman na wala talaga akong rules. Kasi, ano ko eh, mahilig ako sa pain. Kumbaga, pagka naisipan ko, pagka gusto ko, papagawa ko talaga, agad-agad. Kahit kung saan ako mapunta, kasi minsan, ito, sa Korea, tapos meron ako sa Japan. Kaya, iba-iba rin, iba-iba kung saan ako mapunta ako ng, ano, ng Boracay, magpapatattoo din ako. Kumbaga, parang, pagka nagustuhan ko talaga, wala rin akong rules sa tattoo. Mm-hmm. Oh, sa drinking naman, Madam Inut. Ay, sa drinking, alam na alam mo yan. Wala rin ako dyan. Oo. Wala rin ako rules dyan. Manginginom talaga ako eh. Lalo na nung ano, yan, kumbaga yan yung naging karamay ko nung, alam mo yun, yung na-broken hearted ako. Diba? Number one. Kaya wala rin ako rules dyan. Nakakatulong talaga siya in fairness ha. Ako pag broken hearted, hindi ko bet no monomo kasi parang mas gusto kong inaaway siya. Mag-away ba? Ako ayoko eh. Kasi ayoko na ng ano, pagka ganyan kasi, ayoko na ng mahabang usapan. Or, kumbaga pagka, kasi pagka ginawa mo yung kasalanan, ibig sabihin, pinili mo yan, di ba? Hindi, ayoko na makipagtalo. So, iinom na lang ako. Sasabay ako hindi. Na... Kailangan patunayan mo sa akin na mali ako at tama ka. Ay, alam. Tapos ganun ka umawak ng microphone. Ganito, di ba kanyari microphone? Wala akong makuha ang microphone. Di ka nga. Di ka nga. Don, sa inyong. Sa drinking. Alam mo, yan ang sa totoo lang, yan ang medyo kinabahan ako nung nalaman kong ipoportray ko yung buhay ni madam. Kasi sa totoong buhay, hindi ako umiinom. Mukha lang akong lasinggera. Pero hindi ako maniminom. As in, isang bote na, kunyari, soju. Lasing na ako niyan. So, hindi ko, yung rule ko lang is,
ano lang, drink responsibly kung kunya. Kung kaya, kunya si madam, ano ang tolerance sa alcohol, di okay lang. Kasi importante, makakauwi ka ng bahay ng buhay. Okay? Yun lang. So, responsibly lang, drink responsibly. Go. Sa curfew, Dawn? Curfew, wala. Ay, wala akong rules, pero personally, ayoko nang inuumaga. Yung nasisikat ng araw. Oo, parang ano, iba na yung temperatura, iba na yung hangin, may alikabok na. So parang pag-uwi ka, pag-uwi mo, parang, ay, parang hindi na ganun kaganda. Ako pag galing naman sa taping or sa shoot, carry lang pag galing sa trabaho. Pero yung parang pag wala ka namang ginawang productive, kasi ooh, I cannot consider na hindi naman productive yung spending time with your friends nang inumaga kayo. Kasi sometimes masaya naman talaga, lalo na kung yung kasama mo, yung mga totoong nagmamahal sa'yo, yung mga ganyan. Yung pero yung nagpaumaga ka para lang pumarty party. I have nothing against with people who's doing that thing, di ba? Pero ako personally, parang feeling ko, pag uwi ko, pagod ako at kailangan kong itulog buong araw. So nasayang yung sumunod na araw. Correct. Siguro so, nasa edad. Hey, alam mo, Jai, totoo, pero di, Jai, alam mo, 18 pa lang ako, hindi talaga ako yung ma-party, yung tugs-tugs. Yung best friend ko, hindi niya ako mayayayaya. E, party girl yun. Sabi ko, ikaw na lang, sorry, iba na lang yayain. Mas gusto ko pa yung dinner, kung medyo, kung pwede pang bar, basta gusto ko yung nakakapag-usap tayo. Ay, tsaka, patahimik. Gutumin ako, gutumin. E, doon sa tugs-tugs, puro inom. Gusto ko kasi pag sa inuman at kumain ka, sasabihan ka na, sis, inuman ito, hindi to picnic. Ayan, gano'n na nga. So, hindi ako pwede sa inuman kasi gutumin ako. Totoo. Gagawin kong hapunan yung inuman nila. Madam, among ni madam, no? Live na live, suba-suba. Relax, relax. Suba-suba, pajusok lang siya. Oh. Ako sa curfew, depende sa kasama. Depende. Oo. Minsan yayayaan kita, Jaiho. Hindi mo iisipin ng curfew pagka napuntahan natin. Ano, si Jaiho lang? Sama ay, ako. Ay, gusto mo pati ikaw? Ano ka ba? Magkalapit lang yung bahay natin sa Cavite. Ay, wala ako sa Cavite. Nandito ako sa Tondo. Andito din ako sa may Espanya ngayon. Nasa Espanya ako ngayon. Ay, talaga? Ay, di malapit. Kaso na, may ano, may work. May quarantine ka. Okay lang yan. Magtatagpo tayo, madam. Magfollowan tayo sa Instagram. Kami ni Don Chang kasi. Magpaluan tayo sa Instagram. Kami kasi ni Don Chang, matagal kaming naging magkapit-bahay niya ng Marikong yan. Ano ka ba? Minsan nagkakasabay kami sa elevator ng umagang kay ganda yung pupuntahan niya. Ako naman, ganito, ganyan, ganyan. Matagal ko nang marian si Don. Oo. Sa boyfriend, madam, anong rules mo? Ayan, Don, gusto ko marinigin. May rules ako dyan. May rules ako sa boyfriend. Siyempre, number one, hindi ako lulukuhin. Ang dami kasi mga manluloko eh, mga gunggong. Kaya siya, sobrang bait ko kasi. Kumbaga, hindi naman perfect, ano ha, perfect girlfriend o perfect woman ako ha, pero napakabait ko kasi. Ayun lang, ayoko lang nanlulokoin ako, ayoko na sinungaling. Ayan. Yun kasi masakit, di ba? Kapag naging mabuti ka at naging mabait ka at alam mong ginawa mo yung lahat para lang dun sa taong yun to uplift him, ganyan. Tapos, kapag naman, lolokohin ka. Diba? Oo. Yun, ayoko lang naman. Bukod sa gunggong, ano ang term para sa mga ganong lalaki? Mga ganong. Naku, Diyos ko. Hindi mo mapagbanggit dito. May gusto mong sabihin, pero hindi natin mabanggit. I-mute ko na lang. Sige, i-mute mo na lang. Babasahin na lang namin. Asan? Ah, okay. Ano? Hindi ko na-get. O, hindi. Kasi hindi ka pala mura doon. Tama ako naman ako. Oo, oh, di ba? K-I-K-I ka? Oo. Ay, ganun. Oo, oh, ito. Hindi ba okay, ano? Charot? Parang magkasundo kami ni madam, no? Yung pag mabuti yung puso mo at wala kang hinangad na something. Tapos, ang sobrang sakit, no? Di ba? Mapapa-harinawa na kang harinawa naman. Oo. Oh. Ito na nga. Don, anong rule sa boyfriend? Excuse me. Sa jowa, alam mo, automatic naman, standard naman yung hindi ka lolokohin. Huwag kang magjowa kung balak mo manloko, di ba? Pero, Diyos ko, sa
33 years of existence, na ewan ko ba, na-experience ko na ata lahat. Ang hinahanap ko na ngayon, stability and maturity. Ang ano, no, kasi sa totoo lang, Jai, Madam, ang hirap maging asukal de mama. Charot. Ayoko nun. Ayoko na. Sa Diyos ko, nahihiya akong sabihin, pero sa ilang taon ko sa showbiz, wala akong naipon. Hindi ko alam, bakla ba ako? Hindi ko na alam kung sino si Madam Inus o sino si Don Chang. Parang nakuha mo na yung parang, buha. Parang nasabihan ko na si Don Chang. Diba? So, ayoko na, kaya ko namang mabuhay ng ako lang mag-isa, walang lalaki and everything. Kaya dapat ang kukunin ko, yung ganun din. Yung kayang mabuhay mag-isa. Stability, may kahit pa paano may narating na sa buhay kasi kailangan taasan natin yung standards natin sa lalaki. Dapat taasan din natin yung standards natin sa sarili natin. Naghahangad tayo ng ganitong lalaki, stability, maturity, tas ikaw immature ka at saka hindi ka stable, diba? So, kaya yun naman yung ginagawa ko ngayon. Nagpapaka-mature tayo, nag-i-improve tayo, lahat ng klase ng self-improvement na pwede sa lahat ng aspeto ng buhay ginagawa para ma-attract natin yung the same. True. Ay, ang saya. Ang saya ng My Rules Challenge. Ako gusto ko rin sumagot sana, pero sasarilihin ko na lang. Hindi na, go na, game na, ano yan, sa lalaki. Dali! Siyempre, ikaw yung host dito. Ano, iba yung ano mo, iba yung rules mo. Diba? Para may matutunan din kami ni Don Chang. Ah, sige, okay. sige. Siyempre, ako, din na tayo sa boyfriend na lang, no? Dito sa boyfriend. Ako, ang pinaka natutunan ko talaga is don't give your 100% sa isang tao. Kailangan, mahirap siyang gawin, madali siyang sabihin, pero kailangan mong laging kausapin yung sarili mo, yung puso't isip mo, at sabihin sa kanya na kung 1% man, walang mali na magbigay ng ganong klase ng pagmamahal. Pero always, kahit 10 or 20%, ibigay mo sa sarili mo. Huwag mong gawing mundo masyado ang isang tao in the context of relationship kasi there's nobody's perfect. Kahit tayo mismo sa sarili natin, kahit sino, magkakamali yan. Sabi nga, 'di ba, it is always a choice na kung gagawin mong isang bagay, hindi pwedeng natukso ka, hindi pwedeng dahil ganito. Dahil sa dulo-dulo, ang ending niyan, gusto mo naman talaga, kaya mo 'yun ginawa. Pero kapag hindi 100% yung ibinigay mo at may tinira kang 20% para sa'yo, oo, magagalit ka, oo, ito todo mo, yung pwede mong masabi, pwede mong gawin sa isang tao. Pero end of the day, hindi mawawala sa'yo yung percentage na yon para ikaw ay umintindi, para ikaw ay magpatawad, para ikaw ay masabi mo na kahit mawala man tong tao na to, andito ako at may natitira sa akin at yung 20% bubunuan ko para mabuo ulit yung 100%. And I will treat that as a learning experience para sa akin. Yun. So, totoo yan. Nag-agree ako sa'yo, Jai. Sobra. Ako yun talaga yung gusto kong sabihin pagdating dyan sa pakikipagrelasyon. Sometimes, di ba, takot tayo na mawala yung tao because of the memories, because of alam naman nating marami ring mga magagandang bagay na pinagsamahan, ilang beses kang kinomfort, inangat nung panahong malungkot ka, nung panahon na feeling mo mag-isa ka lang, nandyan siya. Pero still, di ba, isipin mo lang ulit yung panahon na wala pa siya, kinaya mo naman, di ba? And I can also apply sa ganitong bagay pag nandun kayo sa rocky road of a relationship, di ba? Kahit anong mali yung ginawa ng isang tao, piliin natin na maging mabuti. Dahil walang kailanman na natalo sa pagiging isang mabuti. Diba? And then let's pray and let God do the kung ano man yung dapat gawin. Ang importante, ikaw sa sarili mo, kumawala ka doon sa bagay na nakakapagpalunod na sa'yo, na naaapektuhan ka na, at lahat ng mga bagay, tao sa paligid mo at ginagawa. Totoo yan. Ang ganda. Layak na pala. Oo. Parang nakarelate ka. Para no mo tayo. Halika na, anong oras na ba? Alas 4 pa lang, tara na. After nito, papasob kami. Uy, meron akong antigen dito. Gusto nyo ba? Meron din ako dito. And then, sige,